Formal nang nagsumite ng Certificate of Candidacy si incumbent Pasignayor Vico Soto para sa huling termino ng kanyang posisyon. Ang running mate niya sa 2025 midterm elections ay si Vice Mayor Dodut Jaworski. Ibinida ni Mayor Vico ang magiging kalaban niya next year, ang negosyanteng si Sara Descaya ng St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation. Thank you, Chairman Garcia and COMELEC, for acting to preserve the integrity of our elections, bungad niya sa post. Patuloy niya, but let's remain on guard. They are planning to file their candidacy in Pasig. Pagbubunyag ni Mayor Vico, imagine being a financier, contracting party for COMELEC's automated election machines, and running in the same elections, hindi ko maunawaan kung paano nila naiisip na okay lang yun. Dagdag niya sa hiwalay na post, the evidence is also overwhelming. The two construction companies have common incorporators, use the same business address, the presidents of both companies even declared the same residential address. Nabanggit din ng alkalde na questionable ang track records ni Descaya bilang government contractors. Example, they were once suspended by the DPWH for submitting a fake BIR tax clearance, paliwanag pa niya. Mensahe niya sa publiko, dapat malaman ng tao ang mga bagay na ito, wala yatang ibang magsasabi kaya ako na lang. Samantala, kasama ni Mayor Vico sa pag-file ng Certificate of Candidacy ay ang kanyang mga magulang na sina Vic Soto at Coney Reyes. Sa isang ambush interview, proud na inihayag ni Bossing ang kanyang all-out support para sa anak. Okay, yung mga style na bulok, hindi na umra dito sa Pasig yun. Alam na ng mga Pasigay nyo, kung tama, kung mahali. Makita naman natin ang pagbabago sa patakbo ng gobyerno rito. Eh, mga old style na politika. Wow, effect na rito, effect dito sa Pasig. Matalino ang mga Pasigay nyo. Matalino na ang ating mga botante ngayon. Keep up the good work. Doing a good job. I'm proud of him. Thank you. Your son is facing a billionaire this time around. Mas kabago ba kayo this time compared to when you first ran or your second time you ran? Kulang po. I lift everything up to the Lord all the time. So now I have peace in my heart. My son has peace. We know what we're doing. He knows what he's doing. So nothing to worry about. God is in control. Thank you.